Hello po mga kaibigan, kumusta po kayo? This is Alejandro Virga TV, ang iyong kaibigan. Ayan, ang mga topic natin ngayon mga kaibigan, itong commemorative coin ng Pilipinas ng dekada ng kulturang Pilipino. So ayan mga kaibigan, meron tayong nakitang isa, nakuha ko ito ng libre sa metal detecting ko gamit ang Gupain 22. So ayan, magkano ito ngayon? At sana masagot ang mga tanong niyo kung magkano ang tama at mga taong presyo ng baryang ito. Ayan. So, papayawan natin mga kaibigan ang baryang ito. Medyo malabo na mga kaibigan kasi nakuha ito sa dagat. Kumbaga nababad sa dagat ng halos siguro 10 years kaya ganyan ang itsura niya. Ayan. Ayan, mababasa mo dyan, dekada ng kulturang Pilipino. Sa itaas, makikita mo dyan yung imahin ng rice terraces sa Ipugaw na nagpapakita ng pagsasaka ng Pilipinas. Gayun din itong abaka na karami ang nagtatanim sa Bicol region, maraming abaka na ginagamit bilang sangkap sa paggawa ng pera natin. At ito naman, may bangka siya dyan, yung Sambuanga Bintas. Yan yung kanilang kultura doon. May mga ano, mga kaibigan, mayroong mga kulay na layag at ipinapakita niya yung pamumuhay bilang manging isda. At sa likod mga kaibigan, makita mo dyan yung chocolate hill sa Bohol. Yan po yan yung rice terraces, saka yung chocolate hill sa Bohol, saka ito yung mga bangka na yan. Yan yung napapakita rin ng tourist spot dito sa Pilipinas. Bali yung tatlong tao na yan na naka-portrait, yan po yung sa Ipugaw, mga Igorot, mga indigenous people. Dito naman sa Luzon, itong Agta or Ita. At ito namang sa Mindanao ay Manubo. At ito po mga kaibigan ay redded, gawa sa copper nickel. At ito yung harap mga kaibigan. Yan po yung coat of arms of the Philippines. Mayroong tatlong star na Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroong lion at mayroong eagle. Yan na simbolo ng ating Pilipinas, yung eagle. At Republika ng Pilipinas, 1 peso. So, bali, nandito yung kanyang year. 1988 to 1998. Sa pung taon, isang dekada ng pag-alala sa kulturang Pilipino. By the way mga kaibigan, marami namang indigenous sa Pilipinas. Pero ito lang yung tatlong nilagay. Mayroon pa ngang mga mangyan sa Mindoro, mga kaibigan. So ay mga kaibigan, ang barang ito ayon kay nomista.com, ito ay mayroong 94% ang frequency at ang presyo niya, extra fine condition, 32 pesos at ang UNC, uncirculated na bagong-bago pa, mga kaibigan, ay 120 pesos. At yung AU, almost uncirculated, ay 83 pesos. Ang ibig sabihin ng AU, saka uncirculated mga kaibigan, yan po yung mga bagong-bago pa, wala pang sira, walang dumi at makinang pa. Yung kondisyon ng baryang ito ay nasa good condition talaga mga kaibigan. Ayan yung mga kaibigan. At ang mintage niya, yung ginawa na piraso mga kaibigan, ay 10 million piraso. Kaya kung 100 million ang population ng Pilipinas, mayroon po tayong tigsa 10 piraso. Ayan. So ito ay na-demonetize or hindi na ginagamit noon pang May 2020. Bali, demonetize na po siya. Ayan. Hindi na po siya ginagamit dito sa Pilipinas. So mayroon ka ba nito at nagtatanong ka, magkano mo maibinta or kung bibili ka, magkano mo bibili at kung saan mas mura. So ayan mga kaibigan, dito nga kay nomista.com, uncirculated na bagong-bago pa ng dekadang Pilipino na kulturang Pilipino mga kaibigan ay nagkakalaga ng 120 pesos. Kung madawo ka naman kay eBay sa online or international na bilihan, nagkakahalaga po ito ng halos $40 at mayroong $30.95. Umaabot siya ng 2,000 piso in conversion sa Philippine money mga kaibigan. At kay Carousel Philippines mga kaibigan, tinignan din natin, naabot siya ng 199 pesos mga kaibigan
So kung mapapansin mo sa mga ganyang site, online site or international, mahal po talaga yan mga kaibigan. Kasi yung mga nagpo-post dyan ay mayroong mga binabayaran mga services para makapag-post sila. At may percentage yung mga platform katulad ng eBay, Carousel, yan po may mga percentage pag nakabinta ka mga kaibigan. So marami din nagtatanong mga kaibigan, sana masagot ko din itong mga tanong ninyo. Karaniwang tanong, paano at saan magbibinta? Yung saan daw po magbibinta? Sa mga bago lang, mag-join po kayo sa mga Coin Collector Group sa FB. At pag napag-join kayo, ay igalang, sundin lang yung patakaran. At pwede na kayo mag-post ng yung item for sale. At then, pag na-post nyo na, pag may nagkagusto, ang bayaran ay by GCash. At ipadala mo yung pera mo or yung coin mo through GRS. Mag-add ka lang ng shipping fee, mga dipindi, 150, gano'ng kalayo. Then, isend mo doon sa kanyang address. Ganon po yung pagbibinta, mga kaibigan. So, kung gusto mo talaga seryoso yun yung pagbibinta ng mga coins, ay pag-aralan mong maigi yung mga coins mong ibibinta para hindi ka malugi at para hindi ka rin maloko. So, sa YouTube, mga kaibigan, ang ganitong klase ng coin ay mahal po kasi ang presyo ng mga vlog-vlog na yan, yung mga vloggers, abot ng minsan 2,000, 20,000, 4,000. Pero hindi po ko naman presyuhan. Napakamahal lang po nun. Kasi ang total mintage nga nito ay 10 million mga kaibigan. Tig 10 piraso tayo kung ibibigay sa atin to ng ganitong klase ng commemorative coin mga kaibigan. Ito po ay hindi silver at hindi rin gold. Mga kaibigan, ang presyo nito kung bibili ka mismo sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas at ikay malapit doon, 15 pesos lang po, bagong-bago pa yan. Pero kung bibili ka sa tao lang or magbebenta ka, pwede na po ang presyo ng 5 pesos to 20 pesos. Pero yung hawak ko mga kaibigan, pwede na to sa 5 pesos kung gusto ko yung ibenta kasi hindi na maganda yung kondisyon niya. Ayan yung mga kaibigan. Then sa Coin Collector Group sa IB mga kaibigan, karaniwang presyo nito, nakita ko dito kay Numismatics Philippines Trading by Incel. Pag paisa-isa mga kaibigan, binibinta ito ng 40 pesos ang isa mga kaibigan. Kaya kung susumahin from good to uncirculated, pinakamataas nang naabot ng presyo na ganitong barya ay umabot ng 40 pesos ang isa mga kaibigan doon sa Coin Collector Group sa FB. Ayan mga kaibigan. So sana nakabigay sa inyo yung magandang impormasyon ng aking topic for today tungkol sa dekada ng kulturang Pilipino dito sa Pilipinas na pag-alala sa isang dekada sa kulturang Pilipino. Salamat po ng marami at sa tiwala. God bless you all. Bye-bye!